Kan kita ini sih. Oke, gimana? Ini nanti bukan untuk suri sendiri. Tepat itu paling lama bas. Kehilangan semua perahan. Nasar kesama. Wala akong kasama. Past 10 o'clock na. Late ng presidente. Nalit ang Burmese minister sa pagsundo. Papunta na sila rito kasama ang ambassador. Ah, okay. Side team, anong status niyo dyan? Mrs. Lalaki po.
nakasira ulo sila. Ilang araw pa lang mula nung pinabagsak ng USSR ang Korean Air. Nagluluksa pa ang buong bansa. Gusto talaga nila tayong mamatay. Matalino ang taong gumawa nun. Sino sa tingin niyo may kakayahang gumawa ng bombang kayang magpabagsak ng buong bahay? Siguradong miyembro yun ng North Korean Commandos. Hindi ako maaari magkamali. Mission nilang patayin ang presidente. Hindi ba? Humihingi sila ng gera. Presidente na ang tinarget nila. Inannounce na ng Burma na puputulin na nila ang diplomatic ties sa North Korea. Pero tayo, wala tayong ginagawa. Isa tong kahiyan sa ating bansa. Bahaga buntot ng lahat ng miyembro ngayon ng gabinete kaya walang maglakas loob. At ano ba talaga kasi ang gusto nilang mangyari? Ha, basta isa tong kahihiyan. Kung ganun, umatake rin tayo. Sangayon ba lahat? Oo, sige. Umatake rin tayo. Sangayon ako. Sangayon ako dyan. Turuan natin sila ng leksyon. Okay, magaling. Aatakihin natin sila. Nagdesisyon na mga gabinete na labanan ng terorismo pumapatay ngayon sa bansa. Uubusin natin sila, lingid sa kaalaman ng presidente, at lima lang ang nakakaalam ng plano natin ito. Ano pong pinaplano niyo? Papasukin niyo ang syudad ng Pyongyang para itumba ang 30 general ng North Korean Army. Anong desisyon mo? Hindi ako papayag na hindi ko ito gawin. Ako na munang kikilos. Relax ka lang. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Susan. Andrew. Nahirapan ka ba? Sorry. Pakihawak. Siya si Baby. Wow. Ang gwapo niya. Uy. Chuchus. Ako ang daddy mo. Kaya ang gwapo mo eh. Hmm? Bilisan mo ang paglaki mo. Para wag mahirapan ang mami mo. Hmm? Madam. Sa paghihirap mo. Tumigil ka nga dyan, okay? Salamat at bumalik ka ng buhay. Nagalala ko nung narinig ko ang balita. Sa akin, nagalala ka? Sumingit ka na naman. Bakit mag-aalala sa'yo, asawa ko, ha? Mabait ka kayang asawa, Jinpyo? Naku! Swerte ng mamahalin ko. Pangako, mag-aasawa na ako ngayong taong ito. Paano? Dito ko na papalipas ng gabi. Alis na ako. Hindi, sabay na tayo. Ito. Bumisita lang ako. Meron akong pupuntahan. Saan? Andrew. Okay lang. Sorry. Pero baka hindi na ako makabalik bukas. Pero kailan ka babalik? Basta pagbalik ko, papangalanan natin siya. Mag-iisip ako ng magandang pangalan. Yung tipong bagay na pangalan sa gwapong lalaki. Delikado ba ang lakad na yan? Huwag kang mag-alala. Babalik ako sa piling mo anumang mangyari. Sa piling ng anak ko. Explosives expert, Sergeant Aaron Lee. Rapid fire pistol expert, Sergeant Tony Song. Master swordsman, Staff Sergeant JP Park. Si Samson Kwon ang Senior Director of National Security Agency. Nakatira siya sa second floor ng Chulrima Apartment sa Pyongyang City. Aaron Lee. Sir, yes sir. Tony Song. Sir, yes sir. Siya ang assignment niyo. At ang pinakahuli, si Jomar Oh sa headquarters of the Ministry of the People. Ako at si Jinpyo ang bahala. Attention! Salute! Salamat.
Maasahan talaga kayo. Nagawa niyong buuin muli ang ating pinakamagagaling na magtatanggol sa bansa. Nakahanda po kayong maglingkod para sa bayan. Sabihin niyo lang, sir. Lalaban kami anumang oras sa kapayapaan ng bansa. Salamat sa inyong pinakikitang dedikasyon. Mabuhay kayo. Ako si William Choi ay nangangako sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Babalik kayo sa mga pamilya niyo ng buhay at walang kapansanan. Sa ating lahat, nakasalalay ang bansang ito. Manindigan tayo para sa bansa. Maasahan niyo po kami. Hindi pa nagbabago ang itsura ng North Korean tag. At oras na isuot pa natin ang uniform nila, magmumukha tayong army ng North Korea. Sergeant D, ngayon pa lang, kabukang kamukha mo na sila. Bukas ng madaling araw, papasukin niyo ang Pyongyang para tapusin ang misyon. Pagkatapos, maghihintay kayo kinabukasan para masundo sa Nampong Territory. Umaasa ako na walang masasawi sa inyo. Anong mangyayari? Ayaw ng presidente na gumamit tayo ng ibang pwersa. Pero, paano yung mga pinadala natin? Mula sa blueberries ang alak na to. At hindi ko to basta ibinibigay sa mga simpleng bisita lang. Pero dahil importante... Anong i-cancel ang plano? Nandun na ang submarine na susundo sa kanila! Kakausapin ko ang presidente. Sandali! Pag tinuloy natin ang mission natin, ang Peninsula Agreement, sa pagitan natin ng US at Japan ay mawawala na ng visa. Yun ang stand ng US. Pakiramdam na, presidente, ang opinyon ng mga tao sa panahong ito ay nagkakaisa na laban sa komunismo. Kung kaya, ayaw niyo magkaroon ng dahilan para sa rebelyon. Paano ang mga tao natin? Paano ang mga sundalo natin pumunta ro natin sinugal ang buhay? Alam mo, ang nakararami ang dapat nating isipin para si kabubuti ng bansa sa pagkansela ng plano. Nonsense yan! Nung pinlano natin ito, pare-pareho tayo nagngingit-ngit sa galit. Responsibilidad natin ibalik ang mga sundalong yun ng ligtas at buhay! Ang mga sundalo ba ang problema ngayon? Sa totoo lang, para sa presidente na laging umaharap sa mga tao nag-elect sa kanya, malaking problema ito. Mabuti pa, magdiretsahan na tayo. Mr. Ambassador, National Security Minister, Defense Minister, Finance Minister, lahat kayo nag-aalala na kayo ang sisisiyan sa sitwasyong ito. Yung ba ang kinakatakot niyo lahat? Ano ka mo? Ano sinabi mo? Masyado ka naman yata akong magsalita. Kung ganun, isasakripiso na natin ang buhay ng 21 sundalo? Ang planong ito, kapag nalaman ng buong mundo, mas malaking sakripisyo ang gagawin natin. Nagkasundo na kaming apat. Ngayon,
kailangan ka namin magdesisyon. Kailangan mo mabuhay. Ikaw lang bahala sa mag-inang ko. Ayoko. Mabuhay ka at ikaw mag-alaga. Andrew! 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 Mahal kita, kaibigan. Andrew! Thank you.
patay na silang lahat. Salamat. Sinunog na lahat ng documents tungkol sa ginawang pag-atake. Wala nang natira. Kinansila na rin ang registration ng mga sundalong kasama doon sa operation. At ngayon, tayo namang lima ang kailangan lumimot nito. Ganun nga. May party nga pala akong pupuntahan sa American Embassy. Sa Google Mountain sa Wanghe na pinilit kong hindi masinghot para mabuhay at makausap ka ng personal. Pero nakikita ko nakukonsensya ka dahil nasa iyo pa ang lahat ng tag namin. Nandito ako para ipagigante ang mga taong tinraidor mo. Wala na akong magawa. Patawarin mo ako. Patawarin ka? 20 tao. 20 katao ang isa-isang pinagbabaril sa harap ko, hindi ng kalaban, kundi ng kakampi. Pinili namin malagasan na lang ng ilang sundalo, kapalit na pangako ng mga Amerikano na proprotektahan ang bansa. Gamit ang kanilang nuclear weapons, ipinangako rin nilang hindi nila pababayaan ang presidente. Political power, ganun ba? Alam mo, ibibigay namin ang buhay namin hindi para sa kapangyarihan, kundi para ipagtanggol ang bansa sa sino mang manggugulo. Pero hindi namin tanggap kung tatarantuduhin kami ng sarili namin opisyal. Kung sa bagay, iba ka naman sa kanila. Dahil sinabi mo na maninindigin tayo para sa bansa! Ituloy mo na. Director, nandiyo po kayo? Nandito na po ang satellite picture ng Pacific Coastline. Yun daw pong fighter jet mula sa base na yan ang mismo umatake sa KAL plane. Director, nagbukas kayo ng bintana? Medyo malamig ngayon. Nainitan ako kanina. Sige na. Sige po. Sa mga buhay na nasayang dahil sa pagtatanggol sa sariling bayan. Diyan ka muna.
Patay na si Andrew. Kukunin ko ang bata at paralaking mabuti. Mas magiging maligaya ka kung wala siya. Magsimula ka ng bagong buhay. Dapat kang maging masaya. Patayimigin mo yan! Itatapon mo yan! Relax lang. Sir, ako na munang mag-aalaga. Johnny ang ipapangalan ko sa bata. Apelyido ko na lang ipapagamit ko sa kanya. Ipinapangako ko, magkakaroon ka ng pinakamatinding pag-iiganti. Yun ang isusukli ko sa ginawa mo. Anong gagawin namin sa kanya? Sinabi kong pwede kayong magbenta ng drugs, wag lang sa Korea. Boss, wag po! Concentrate. Aim down the sideline. One knee. Ulo, liig, dibdib. Kung hindi, ikaw ang mapapatay. Most of the kids missed the target completely, boss. Hit it really well. Martial arts training naman. Sige na. As you wish, boss.
Mama? Ano yan? Wala po. Akin na. Wala po akong hawak. Wala po. Siya po ba ang mama ko? Ha, Papa? Kasi po, gusto ko rin magkaroon ako ng isang tatawagin kong mama. Hindi ba po may mama rin ako? Kahit na sa picture lang po. Sige na, Papa. Kalimutan mo na siya. Patay na siya. Mama ko siya. Mama ko siya. Magaling ka!
Wag! Wag niyo gano'y yan! Biniwan niya ako! Biniwan niya ako! Wag! Hindi ako may kasalanan! Biniwan niya ako! Yes! Habulin ka! Hoy! Huwag kang alis dyan! Hoy! Diyan ka lang! Hoy! Mag-ingat ka! Sir, Koreano ka, di ba? Oo! Talaga? Ikaw ang unang Koreano na kilala ko dito! Bakit? Koreano ka rin? Ang dami mong kalaban. Halika na! Sandali lang! Saan tayo pupunta? Tatakas tayo! Pero baba pa na! Bilisan mo, dito tayo! Excuse mo! Ay! Naman! Sandali na! Huwag kang malikot! Ako bahala sa'yo, ha? Dali na! Tumayo ka na dyan! Please! Dali! Kapitan! Panalin niyo kami! Ay! Ano ba? Hoy! Dadaan pa kayo! Panalin niyo kami! Sabi kayo! Sabi! Excuse me! Sorry! Sir, kaya mo yan! Bilisan mo na! Hey! Saan mo punta ka! Hoy! Huwag ka nalaman! Diyan ka lang! Huwag ka nalaman sa sabahin kita! Huwag ka nalaman! Alis yan! Alis ka dyan! Bilis, sir! Bilisan mo na! Talo na! Pagkailan mo siya! Anong panginihin? Talo na! Talo mo na agad! Bilis! Tumayo ka siya! Bilisan mo! Tayo! Sakal mo! Bilis na kayo! Tayo! Hoy! Mahal! Sir! Dito tayo! Magtago ka dyan. Huwag ka maingay, ha? Sabi mo, huwag ka maingay. Relax ka lang. Ano ba? Huwag lang, Bit. Takot ako sa ahas. Huwag maingay dyan! Ayun, oh. Nakakainis naman. Hoy! Sandali! Tumabi ka dyan! Bumalik kayo dito! Akala nila, abutan nila tayo! Mawala niya yung mga yun, ha? Akala nila. Saan tayo pupunta? Paano kung nakaapa kayo ng bomba sa pagtakbo niyo yun, ha? Isa pa, kabilin-bilinan ko, huwag kang magdadala ng tagalabas sa lugar natin. Pwede kang mamatay sa ginawa mo. Papa, tumulong lang ako. Ano bang masama doon? Koreano din po siya. Tulungan mo man siya o hindi, mapapahamak pa rin siya. Ikaw! Ako po! Bakit po? Anong kaya mong gawin? Magluto! Kaya ako magluto! Kasi, dadagatati po ako isang cook! Ipagluluto ko po kayo! Labas talaga ito! Sarap dito. Ang sabaw, lasa ng jambong, hindi ba? Yung sahog ng tom yung gong, prituhin nyo lang. Yan na yun. Ito pa. Anong pangalan mo? Ako si Dindo Bay. Hindi Lindon, Dindo talaga. Marami ko kasi Lindon sa mundo. Lolo ko nagbigay.
Dindo. Ha! Pag tumakas ka rito, patay ka. Magluto ka rito, buhay ka. Oh! Salamat ho! Salamat ho! Sino ba yun? Oo, papa ko siya. Ah! Ang pangalan mo, Chai? Korean name ko, Johnny. Pero dito, Chai. Ano to? Wow! Ang puti niya at ang ganda, ha? Sino siya? Anak mo siya? Ang ganda, no? Marunong ka tumingin, ha? Ang pangalan niya? Siya si Nana. Nana? Oo. Oh. Hindi mo naman siya kamukha, eh. Siguro hindi mo siya anak. Hindi nga. Teka lang. Ang damot mo, eh. Teka nga, eh. Diyan si Papa. Dito naman ako. Halika. Ano ginagawa niya? Natutulog? Kapitan! Humiga kayo pa. Ah! Ano yan? Wala ko. Sinasabi ko lang na humiga kayo para... Ah! Huwag kang makialam. Matutulog na po kami. Doon na siya matulog. Huwag mo siya makikialaman. Masakit ba siya? Malay ko. Basta normal niyang posisyon na nakasandal lang. Hindi naman. Grabe. Ayan. Diyan ka matutulog. Talaga, salamat. Natutulog siya ng ganun. Sibuod na ba siya? Makikita ko masakit. Ako naman? Talaga? Huwag na, baka magalit pa si Papa. Ano ba? Teka! Dito ka! Itiwan niyo ako! Bilis! Ano gagawin mo sa akin? Huwag! Huwag naman po! Anong ginagawa niyo? Huwag naman! Alam mo kumuslit dito ang asawa niya na may daladalang drugs, hindi ba? Boss! Huwag niyo ba akong patutayin! Papa! Pasintayin mo ng tama. Kung gusto mo talaga siyang mabuhay. Hindi naman po siya may kasalanan sa nangyari. Susundin niyo ang batas ko! Sa batas ko, mananagot ang buong pamilya na may sala! Kahit minsan, maawa naman po kayo sa mga tao ninyo. Hindi niyo ba kayang magpatawad, Papa? Pag-aralan mo mabuti ang pagpapatupad ko ng batas. Maawa kayo! Huwag niyo po akong patayin! Papa! Please naman! Huwag niyong gawin yan! Puchay! Papayag na ako! Ako na lang po ang babaril! Pero, kapag tinamaan ko lahat ng target, patatawarin niyo na siya. Sige. Susubukan ko magpatawad. Hindi. Bakit kasi magagawa niya pumatay ng isang tao ng ganun lang? Ah.
Ay, minsan ang hirap naman niyang itindihin. Siguro masaya ang buhay mo, no? Kung nasaan ka man sa soul niya yun. Nani Ellen, gumising ka. Buksan mo mga mata mo. Ano ka ba? Nani Ellen, buksan mo mga mata mo! Papatayin ko silang lahat. Saan ka pupunta?
Ano ba na? Pag nagpadala ka sa emosyon mo, hindi mo mapapansin, ikaw mahuhulog sa sarili mong patibong. Pa, kung gusto mo talagang iligtas ang lalaking yon, pinutol mo na sana ang ugat ng samahan nila. Dahil kung puro sanga lang, tutubo ulit yon para patayin ka. Iligtas kita sa kapahamakan. Take this drug. I will remove the shrapnel and stitch it fast. You're losing too much blood. Scalpel. Scalpel. May bala sa kaliwa kong dibdib. Gusto kong ikaw ang kumuha nun. Dukutin mo niyan. Pero Papa... Kunin mo na yung bala! Kumilos ka na. Gawin mo lahat. Tandaan mo ang sasabihin ko. May kinalaman ng balang yan sa tunay mo, Ama. Papa, ano pong sinasabi ninyo? 17 taon na. Nung sumugod kami sa laban at nalagas ang 20 naming kasamahan, pati na siya. Iniligtas niya ako mula sa bumaril sa aking likuran para ako mabuhay. Sinalo niya ang balang para sa akin. Ang balang yon ay tumagos sa katawan niya at tumaba sa kaliwa kong dibdib. Siya ang dahilan kung bakit humihinga pa ako. Siya ang dahilan kung bakit gusto ko magiganti. Hinahanap kong pumatay sa kanya. Pujay, ipagpatuloy mo ang nasimulan ko. Ipaghiganti mo kaming dalawa ng iyong ama. Papa. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako tinuruan ng lahat ng alam ko? Para maghiganti? Papa.
We have to operate quickly. His life is in danger. Hurry, continue. Iligtas yung papa ko. Ano ba hinihintay niyo? Papa! Puchay, halika rito. Magiganti ka. Susan, patawarin mo ako. Ginawa ko to para sa'yo. Silang lahat. Kapag napatay ko na sila, pwede ba na umalis na tayo sa lugar na to para mabuhay na isang pamilya? Isasama natin ang gusto kong makasama. Ang aking ina. Buhay pa siya. Kailangan ko magbago. Yun ang tadhana ko. Paalis na ng airport. Si Oscar Lee ang una mong hahanapin. Tantaan mo ang pangalan niya. Kalimutan mo na ang buhay mo sa Amerika. Pero, huwag mong kalilimutan ang pagkamatay ng iyong ama. Apo. Ibaba mo na ako dito.
Hindi ka pwede makilala ng iba. Oras na gawin mo yan, mababalot ng dugo ang paligid mo.